Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Hell's Coming For You na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang matandang lalaki na kapag trinidor mo ito ay parang naghukay ka na ng sarili mong libingan. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang eksena nang makita natin ang isang pamilya ang nagbabakasyon, nangingisda sa gilid ng lawa. Ang ama ang pinakasikat na mafia boss sa Amerika, kaya marami siyang karibal sa negosyo at gusto nilang mamatay siya. Nakita ng bunsong anak na si Liam ang isang bangkang demotor sa gitna ng lawa, papalapit sa kanila. Gayunpaman, hindi na lamang ito pinansin ng ama ni Liam sa pag-aakalang nagbabakasyon lang sila tulad nila. Ngunit unti-unting lumalapit ang bangkang demotor, at pagkatapos ay naglabas ng mga armas ang mga taong iyon, pinatay ang ama ni Liam at ang buong pamilya nito. Sila pala ay mga taong inutusan ng mga kakompetensya ng negosyo ng ama ni Liam, na gustong mamatay siya. Sa kakilakilabot na pangyayaring ito, tanging si Liam lang ang nakaligtas, kahit na ang kanyang tailbone ay malubhang nasugatan. Pagkalipas ng 60 taon, isang grupo ng mafia ang nagpiparty sa bakuran ng bahay. Ang pinuno ng grupong ito ng mafia ay si Liam, at ngayon ay naging matanda na siya. Mula sa trahedya na sinapit ng kanyang pamilya, si Liam ay paralisado na. Sa loob ng 60 taon, kinailangan ni Liam na gumamit ng wheelchair para pumunta kung saan-saan. Ngunit kahit na may ganitong mga kondisyon, si Liam ay nagkaroon ng mataas na sigla sa buhay at nagawa niyang maging pinuno ng mafia na humalili sa kanyang yumaong ama. Kilala si Liam sa kanyang katalinuhan sa pag-aayos ng diskarte at sa kanyang tumpak na pagbaril na ginagawang iginagalang siya ng lahat. Nilapitan si Liam ng bago niyang kapitbahay na si Amanda. Binigyan niya si Liam ng homemade cake, isang magandang paraan para magpakilala. Siyempre, tinanggap naman ito ni Liam ng maayos, saka sila nagpatuloy sa pag-uusap. Nang gabing iyon, nagpatuloy si Liam at ang kanyang mga tauhan upang ipagdiwang ang pagtaas ng kanilang negosyo. Si Liam ay isang nagbebenta ng droga at mga ilegal na armas din. Gayunpaman, kilala si Liam na napakabait sa mga lokal na residente at sa kanyang mga kapitbahay dahil hindi siya kailanman nagbebenta ng narcotics sa lokal na lugar, ngunit ipinapadala niya ito sa ibang bansa. 5 sa mga nasasakupan ni Liam ang pinakamahuhusay na tao na pinili ni Liam, kaya matinding closeness ang mga ito sa kanya. May pamangkin si Liam at siya rin ang right-hand man ni Liam na si Edward. Noon pa man ay loyal si Edward kay Liam at siya ang laging kasama ni Liam kahit saan siya magpunta. Samantala, inaaway ni Amanda ang kanyang kasintahan. All this time, palagi na lang siyang natatrato ng masama sa boyfriend niya dahil ang lalaki ay mabigat na addict, laging masungit kay Amanda. Kinabukasan, 2 sexing babae ang dinala ni Edward sa bahay ni Liam. Sinubukan ng mga babaeng iyon na aliwin at pagsilbihan si Liam. Kinabukasan, nakita si Amanda na nakikipag-chat sa isang babae. Iminungkahi ng babae kay Amanda na iwan na lang ang kanyang nobyo, lalo na't katatapos lang nitong bugbugin ang kanyang nobyo. Natahimik na lang si Amanda dahil sa totoo lang, ayaw na niyang makasama ang boyfriend. Kasabay nito, biglang tinawag ng nobyo ni Amanda si Amanda, pinapasok agad ito sa loob. Nang hapong iyon, sinadya ni Liam na pumunta sa bahay ni Amanda para ibalik ang plato. Tinanong ni Liam si Amanda kung ano ang nangyari hanggang sa maitim ang kanyang mga mata. Sinabi ni Amanda na ito ay lahat dahil ang kanyang kasintahan ay palaging naliligaw sa kanya. Nagtapat si Amanda kay Liam na kung tutusin ay hindi niya kayang manirahan kasama ang kanyang nobyo, ngunit nalilito siya kung paano niya tatanggalin ang kanyang nobyo. Nang marinig ito, sinabi ni Liam na kung kaya niyang mawala ng tuluyan ang boyfriend ni Amanda, ngunit hindi pinansin ni Amanda ang sinabi ni Liam sa pag-aakalang ito ay biro lamang. Nang hapong iyon, nang nasa bahay si Liam, bigla siyang nakontak ng unknown number. Inamin nang tumatawag na siya ang pumatay sa asawa ni Liam. 10 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng asawa si Liam, ngunit wala silang anak. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang asawa dahil binaril siya ng isang estranghero mula sa malayo. Nang marinig ang pag-amin na yon, agad na tinanong ni Liam ang address ng tumatawag. Agad na ibinigay ng taong iyon ang kanyang address na may mga detalye, at siya ay kasalukuyang nasa ospital. Nang gabing iyon, patuloy na pinagmamasdan ni Liam ang boyfriend ni Amanda na nagtatapon ng basura. Hindi komportable ang nobyo ni Amanda sa sinabi nitong bastos kay Liam. Pero buong kababang loob na humingi ng tawad si Liam saka nagkunwaring humingi ng tulong sa lalaking iyon para ayusin ang kanyang baril na nabasag. Ang lalaking ito ay nagpanggap na naiintindihan ang tungkol sa mga armas at sa wakas ay nahulog sa bitag ni Liam na gustong sundan si Liam. Sa loob ng bahay, dinala ni Liam ang girlfriend ni Amanda sa isa sa mga kwarto, at ginawa ito ni Liam.
Nagsorry ang boyfriend ni Amanda, humihingi ng tawad kay Liam, pero inisip din niya kung ano ang kasalanan niya. Sinabi ni Liam na hindi karapat-dapat mabuhay ang mga tulad niya kaya agad na binaril ni Liam ang nobyo ni Amanda. Kinabukasan, agad na inilibing ni Liam at Edward ang bangkay ng nobyo ni Amanda. Pagkatapos nito, pumunta sila sa ospital para makipagkita sa tumatawag na nagsasabing siya ang pumatay sa yumaong asawa ni Liam. Pagdating nila sa ospital, nakita ni Liam na may malubhang karamdaman ang tumatawag. Lumapit si Liam sa lalaki, tinanong kung totoo ba na siya ang bumaril sa kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng lalaki na siya ngayon ay dumanas ng kanser sa loob at hindi na magtatagal ang buhay. Sa makatuwid, nais niyang ipagtapat ang lahat ng kanyang mga kasalanan sa nakaraan bago siya mamatay. Sa katunayan, ang target ng pamamaril ay hindi ang asawa ni Liam. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Liam at ang kanyang asawa ay nasa isang hot air balloon na hindi nakuha ang pagbaril at tumama ito sa asawa ni Liam. Sinabi rin ng lalaking iyon na inuutusan lang siya ng 5 kampa ni Liam. Nang marinig ito, agad na nagalit si Liam at hindi niya akalain na traidor pala ang 5 paboritong lalaki niya. Bago umalis, nagpasalamat si Liam dahil ang taong iyon ay handang aminin ang kanyang pagkakamali at sabihin ang lahat. Ngunit kailangang tapusin ni Liam ang lalaking ito. Dahil gusto niyang utusan siya ng 5 subordinate ni Liam. Agad namang lumabas ng ospital sina Liam at Edward, pagkatapos ay pumunta si Liam sa puntod ng kanyang asawa at sinabing ngayon ay maghihiganti siya sa kanyang 5 kampon. Kinabukasan, inihahanda ni Edward ang lahat ng armas dahil ngayon, papatayin nina Liam at Edward ang 5 lalaking nagtaksil kay Liam. Bago umalis, nagpaalam si Liam kay Amanda, saka sinabi sa kanya na hinding-hindi na siya guguluhin ng kanyang nobyo. Hindi alam ni Amanda na pinatay na pala ni Liam ang kanyang nobyo, pero sobrang saya ang kanyang naramdaman dahil nitong mga nakaraang araw ay hindi na muling dumating ang kanyang nobyo. Nangako si Liam na kung tapos na ang kanyang misyon, tiyak na babalik siya para makita si Amanda at yayain itong makipag-date. In love pala si Liam kay Amanda, at napangiti na lang si Amanda nang marinig ang sinabi ni Liam. Siguradong hihintayin niya talaga ang pagdating ni Liam. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sila dahil kailangan agad sumama ni Liam kay Edward. Sa daan, sinabi ni Liam kay Edward na ang una niyang target ay ang may-ari ng isang nightclub sa susunod na bayan. Agad na pumunta sina Liam at Edward sa club at pagdating nila sa nightclub ay may illegal na free fight na nagaganap kaya agad na pinaputok ni Liam ang kanyang baril sa ere. Lumapit kay Liam ang may-ari ng nightclub na lalaki ni Liam at tinanong kung bakit dumating si Liam nang hindi man lang nagpapalem. Dumiretso si Liam, sinabing naparito siya upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Alam ng may-ari ng club na hindi na siya maaaring magsinungaling, kaya sa wakas ay inamin niya na ang lahat ng ito ay isang pagkakamali. Pagsisinungaling dapat ang target, hindi ang asawa niya. Noong mga panahong iyon, gustong-gusto ng 5 kampa ni Lime na mawala si Lime para mapaunlad nila ang kanilang negosyo sa kalapit na lugar. Samantalang, ayaw ni Lime na isagawa sa pinakamalapit na lugar ang kanyang ilegal na negosyo dahil gusto lang niyang ipadala sa ibang bansa ang kanyang mga produkto. Ngunit ngayon ay wala na silang balak na tapusin ang Lime dahil ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang negosyo. Kaya naman, hiniling ng lalaki ni Lime na kalimutan na lang niya ang lahat dahil ang nakaraan lang ang dapat kalimutan ni Lime para magkatuluyan sila. Sinabi ni Lime na ngayon, papatayin niya ang kanyang 5 tauhan kasama ang may-ari ng club. Sa ibang lugar, may isang malaking tao na tinitikita ng mga pulis dahil sa pagsakay ng hindi nakasuot ng helmet. Gayunpaman, talagang binugbog ng lalaki ang pulis at sumiklab ang santukan. Sa tunggalian, inilabas ng pulis ang kanyang baril, ngunit nahuli ito kaya agad na pinatay ng malaking tao ang pulis. Mula sa malayo ay pinagmamasdan nina Liam at Edward ang malaking lalaki dahil isa ito sa mga kampa ni Liam na magiging pangalawang target nila. Makalipas ang isang oras, kararating lang ng lalaking iyon sa kanyang bahay, ngunit hindi niya namalayan na nasa parking lot na pala sina Liam at Edward, pakay na tapusin siya. Hinintay ni Liam si Edward na maghintay na lang sa sasakyan habang mag-isa siyang papasok sa loob para patayin ang malaking lalaking iyon. Ilang minuto lang ay natapos na ni Liam ang lalaki ng malupit. Bumalik si Liam sa sasakyan, agad na tinungo ang kanyang 3 kaliwang target. Samantala, nagkukumpulan na ngayon ang 3 sa mga kampa ni Liam, ngayon lang kasi sila nakatanggap ng impormasyon na pinatay ni Liam ang 2 nilang kaibigan. Ngayon nila napagtanto na si Liam ay tiyak na humahabol sa kanilang 3, kaya kailangan nilang maging mas maingat. Kinabukasan, isa sa kanila, si Candy, ang nakipag-ugnayan kay Liam. She asked if Liam was hunting her, and of course Liam saying yes, inamin niya. Maya-maya, tiyak na tatapusin ni Liam si Candy at ang 2 niyang kaibigan.
Ginawa ito ni Liam para makaganti dahil dati pinatay nila ang kanyang asawa. Sa takot na mapatay, humingi ng paumanhin si Candy at hiniling kay Liam na makipagpayapaan na lamang, nakalimutan ang mga pangyayari sa nakaraan. Pagkatapos ay hiniling ni Liam kay Candy at sa kanyang dalawang kaibigan na magkita sa kanyang lumang repair shop kung gusto pa nilang mabuhay ang tatlo. Sa huli, pumayag si Candy sa hiling ni Liam, kaya nagpa-appointment sila sa repair shop bukas ng umaga. Kinabukasan, kararating lang nina Liam at Edward sa workshop. Hiniling ni Liam kay Edward na bantayan siya sa medyo malayong lugar habang si Liam ay mag-isa rito, naghihintay kay Candy at sa dalawa niyang kaibigan. Hindi nagtagal, nakita ni Liam na dumating si Candy kasama ang dalawa niyang kaibigan. Pagkakita nito ay agad na inihanda ni Liam ang kanyang sandata. It turned out that Liam asked Candy and her friends to come to this workshop not to forgive them, but to finish them off. Tinulungan ni Edward si Liam mula sa malayo at nagtagumpay siya sa pagpatay sa kaibigan ni Candy. Samantala, nagawa ni Candy na makalusot sa pagawaan mula sa ibang paraan at nasa likuran na niya ngayon si Liam. Ngunit nang tatapusin na niya si Liam, bigla siyang nahulog sa bitag na inihanda ni Liam. Pagkatapos nito, agad na tinapos ni Liam ang Candy. Gayunpaman, nang lalabas na si Liam, bigla siyang inatake mula sa likuran ng isa sa mga kaibigan ni Candy. Sa kabutihang palad, nagawa siyang tapusin ni Liam. Sa huli, namatay si Liam. Nagawa ni Liam na tapusin ang kanyang limang taksil na subordinate at lahat ng kanyang paghihiganti ay naipaghiganti. Kinabukasan, bumisita si Liam sa bahay ni Amanda. Balak niyang tuparin ang kanyang pangako, isama si Amanda sa isang date. Nagustuhan din ni Amanda si Liam. Siyempre, tinanggap niya ang imbitasyon ni Liam. Long story short, ng gabing iyon, dinala muna ni Liam si Amanda sa paborito niyang kafe bago siya dinala sa hotel. Samantala, inutusan ni Liam si Edward na bantayan ang anak ni Amanda na mukhang nakakainis. Sa kafe, sinubukan ni Liam na pasayahin si Amanda sa pamamagitan ng paggawa ng stand-up comedy sa entablado. Ngunit nang magtungo si Amanda sa palikuran, biglang sinundan siya ng isang babae at kinidnap siya. Napagtanto ni Liam na nawala si Amanda, kaya sinubukan niyang hanapin ito sa labas ng kafe. Tinanong ni Liam ang isa sa mga bisita at sinabi niya na kinuha ng isang blonde na babae si Amanda. Napagtanto ni Liam na kinidnap si Amanda, kaya nagpa siya siyang umuwi muna. Kinaumagahan, tanging mag-isa lang ang nagde-daydream ni Liam dahil hindi niya alam kung saan hahanapin si Amanda. Hindi nagtagal, nalaman ni Liam na si Amanda ay kinidnap. Nilapitan si Liam ng anak ni Amanda, nakikiusap na iuwi niya ang kanyang ina. Nangako si Liam na iuuwi si Amanda ng ligtas. Pagkatapos ay ipinagkatiwala ni Liam ang anak ni Amanda sa kanilang mga kapitbahay dahil sisimula nilang hanapin ni Edward si Amanda at papatayin ang mga taong kumidnap sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan ng kidnapper si Liam at isa siyang mafia boss, ang karibal ni Liam sa negosyo. Hiniling ng mafia kay Liam na pumunta sa kanyang lugar at palitan si Amanda ng isang flash disk na naglalaman ng data sa mga kliyente ni Liam. Pagkarinig nito ay agad na pumunta sina Liam at Edward para iligtas si Amanda. Sa wakas, nakilala na nina Liam at Edward ang amo ng mafia. Agad namang pinapakita ng lalaking iyon kay Liam ang flash disk na gusto niya. Pagkatapos doon, niyaya pa ng mafia boss si Liam na sumama sa kanya para lumaki ang grupo nila ng mafia at walang makatalo sa kanila. Nag-alok din siya ng maraming pera kung payag si Liam na sumama sa kanila. Pero halatang tumanggi si Liam dahil hindi siya pumunta dito para makipagpayapaan, sa halip para patayin silang lahat. Sa ilang putok lang, nagawa ni Liam na patayin ang amo ng mafia at ang dalawang katulong nito. Samantala, ang blonde na babae na kumidnap kay Amanda ay nakataka sa isa pang silid. Mabilis na kinalag ni Edward si Amanda at binigyan siya ng sandata. Humingi ng permiso si Amanda kay Liam dahil gusto niyang mag-highganti sa blonde na babae na kumidnap sa kanya. Pinayagan ni Liam si Amanda na tapusin ang blonde na babae habang kakatayin nila ni Edward ang mga tauhan ng amo ng mafia sa labas. Sa kasamaang palad, nabaril si Edward ngunit mabilis na binalik ni Liam ang putok at nagawa niyang tapusin silang lahat. Napagtanto ni Edward na hindi na siya mabubuhay kaya pinakiusapan niya si Liam na umalis kagad kasama si Amanda. Sa kabilang banda, nakasalubong ni Amanda ang blonde na babaeng nakahawak sa kanya habang nakatutok ang baril. Humingi ng tawad ang blonde na babae kay Amanda, ngunit hindi pinansin ni Amanda ang lahat ng sinabi niya at agad siyang tinapos. Sa huli, nagawa ni Liam na talunin ang karibal niyang negosyo at lahat ng tauhan niya kahit na hindi nakaligtas si Edward. Agad namang umalis sina Liam at Amanda sa lugar na iyon. Makalipas ang dalawang araw, nagpaalam si Liam kay Amanda, ngunit tinanong niya ang tungkol sa pangako ni Liam na titira siya kay Amanda.
Gayunpaman, hindi natupad ni Liam ang kanyang pangako dahil napagtanto niyang ang sinumang malapit sa kanya ay nasa panganib lamang. Sa huli, nagpa siya si Liam na mamuhay ng mag-isa para walang maging biktima sa hinaharap. Pumunta si Liam sa gilid ng lawa kung saan siya at ang buong pamilya niya ay pinatay. Naaalala lang ni Liam ang lahat ng alaala ng kanyang kabataan kasama ang kanyang pamilya. Nangako si Liam na simula ngayon ay magre-retiro na siya at lilipat sa ibang bansa para mamuhay ng normal. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.